Sige. Ngayon lang kayo nakalabas. Ang lalaki nyo na. Oo, may umiiyak na. May nasasaktan na. May nasa... Ayan na. Oo, umiiyak. Ito yung pangarap namin eh. Maraming beagle sa isang bakuran. Kaso, wala kaming bakuran eh. Naman sa amin to. May parcel ka? Yeah. Ito, dadali mo sa... Ano yan? Sa Quezon? Oo, doon ko na lang bubuksan. Pabubugo ko yung mama. So, pauwi na po kami pa Quezon Province. Yan. May parcel pa si Kuya. Thank you, Kuya. Thank you po. Kung nag-aalala po kayo, bakit wala yung mga aso dito sa loob, huwag po kayong mag-aalala kasi may bubong po sila sa likod, nakakahinga po sila doon, at mas gusto po nila doon kasi pag dito sila sa loob, magtatay sila, at the same time, yung iba magsusuka. O, diba? Si Pops ka, suka na suka, diba? So, mas maganda po nasa likod sila. Mas gusto nila yung fresh air. Last time na sa likod si Pops, hindi siya nasa. Diba? Mas gusto nila sa labas kasi fresh air doon. Kapag dito sila sa loob, nahihilo sila. Sweet moment, sweet Kiko. Dito kami ngayon sa Quezon at tatalakayin natin kung ano ang meron dito. Dito sa Quezon, walang tamad! Ako lang! Nandito po ako sa family reunion nila, bro. Puro buwang... Oh my goodness. So, hindi po ako magsiswimming kasi puro swimming na ginagawa ko for this couple of weeks. So ngayon, magpapalipad tayo ng drone dito sa sasakyan. Yan. Gusto ko magpalipad ng drone kasi nagpa-practice ako magpalipad ng drone. At ito yung pinaka-perfect na spot para magpalipad ng drone kasi walang mga matataas na puno, walang mga building. At maganda yung view. Buti na lang talaga ranger yung sasakyan ko para ako may helipad dito. Tsaka syempre kapag marunong na ako mag-drone, edi mas makakabili na ako ng mas magaganda pang drone na pwede kong paliparin, no? Diba? Kasi marunong na ako. Ngayon nanginginig-nginig pa ako medyo eh. Medyo nanginginig-nginig pa ako kasi nakakakaba. Nagpapalipad ka ng isang bagay na maaaring malaglag, maaaring bumagsak, diba? Nakakakaba. Ano, meron akong helipad dito para... So, pauwi na po kami ng Manila at huminto po kami dito sa Sariaya na. At bibili daw si Obre sa Villa Diegos Bakery. Hindi ko alam kung ano ibibili niya doon, pero may masarap daw ng tinapay doon. Na matagal niya nang hinahanap, or matagal niya nang gustong bilin. Kaya kami huminto dito sa Sariaya. Ang problema kasi, kaya hindi kami makahinto dito sa Sariaya. Kasi nga, bayan to, traffic, at walang hihintuan. Pero ngayon, nag-hazard ako dito sa gitna ng daan. Kasi may mga jeep din naman sa harapan ko na nakaparada din. So, pumantay lang ako sa kanya. So, hinihintay ko si Obre ngayon, which is ayan ha. Papasok na siya. Nakalaki pinto. Okay. Ano yung binibili mo, mahal? Pianuno. Wait lang, mahal. Ano? Pianuno? Oo. Wait lang. Ano yung wait lang? Wait lang, ano? Di pa ako andar? Patingin? Pianuno. Bakery and Pasalubong. Pandikoko! Kaya ako na nagsasabi sa inyo, kung mag-aasawa kayo, hanapin niyo yung dawan. Wala akong sinabi na gusto ko ng pandikoko, pero binilan niya ako ng pandikoko. So nakauwi na po kami dito sa Bulacan, mga kabarkada. Kung mapapansin ninyo naman po ay nasa studio po ako. At yes, may sipon po ako. Lagi po ako may sipon. Meron po ako allergic rhinitis, yes. Kaya po ako ay lagi may sipon. Pero yun yan, nasa Bulacan na po kami, mga kabarkada. Galing po kami Quezon for 4 days. So kauwi lang namin kaninang tanghali. Tapos nag-recording ako ng dalawa, which is Garden of Banban at the same time ng Backshot Roulette na sa Roblox, yung multiplayer. Tapos, in-edit ko na yung Backshot Roulette sa Roblox, tapos nasend ko na sa editor ko yung Garden of Banban. Tapos ngayon, mag-edit ako ng vlog.
So babalik po kami ng Parañaque. Ibebenta po yung A73 ko kasi nga itong camera na to yung ginagamit ko na ngayon, so hindi ko na nagagamit yun. At meron pong bibili ng mga kabarkada. Masakit sa aking puso. Weh! Matagal-tagal kami nagsama nun. Anong weh? Totoo yun. Alam nyo ba na yung mga sinaunang vlogs ko ay dun syempre kinuha? Ngayon mas masaya na ako kasi may A7C ako. Kasi may flip screen to, yun lang naman pinakaiba nilang dalawa. Ito may flip screen, yun ay wala. Yun talaga, mas maganda talaga siya kung gagamitin mo siya as cinema camera at the same time as photography camera. Ito kasi, medyo inclined to sa vlogging kasi nga may flip screen. Or parang mas maganda siya gamitin pang vlogging. Pero parehas lang sila technically. Actually, mas maganda pa nga yung A7T pagdating sa image quality. Pero ito kasi habol ko yung flip screen eh. Tsaka full frame kasi to. Eh lahat na lens ko full frame. So ito na yung binili ko. Pero yun nga, muta kami ngayon ng Manila. Tapos tingnan natin kung makakasama ko si Eden, which is yung nanay ko. Eden tawag ko. Huwag yung tatawagin yung nanay nyo ng first name nila. Ako lang ang tumatawag sa nanay ko na Eden. Huwag yung gagawin yun. Pag kay mama nyo ginawa yun, babatukan kayo nun. Pag sa mama nyo ginawa nyo yun, babatukan din kayo. Okay, lalabas na natin yung sasakyan. Para dire-diretso tayo. At si Obre naiinitan na. At napakainit naman kasi talaga. Ayun si Obre sa labas, kung nakikita nyo naman. You know, naka-dress na palagi yan, no? Yeah, lagi na nakadress yan tuwing lumalabas kami, lagi nakadress yan eh. Di ba naman? Tuwing lumalabas tayo, lagi ka na nakadress. Yes, yes naman, lagi na nakadress yo bre. Siyempre, parang hindi na ako mag-shirt, makatamad kaya. Dapat talaga naglalagay na ako ng mouth dito sa sasakyan. Para hindi lang nakapatong yung ano, mahal. Yun o, nakapatong lang siya, nakakatakot. Ano kaya pwedeng ilagay dyan? Para hindi nakapatong yung camera. Baka dumulas eh. Pero yun, ganda ng angulo. Ganda! Baka mahulog yan, mahal. Hindi mahulog yan. Pag lumiko ka. Hindi mahulog yan. Hindi sila spicy. Yeah, take out. Huwag doon sila spicy. Sige, wag na. Hindi naman mahilig si Mams for spicy. So, nasa Ricos po kami kumakain. Kakain pa lang pala, hindi pala kumakain. Kakain pa lang, order pa lang kami. Yun. At maaga kami nakapunta ngayon. Alas 4 ng hapon. Yeah, dadaan pa kami kay Eden. Nasa trabaho daw siya, hindi siya makakasama. Okay na? Ito ang order for today's video. Lechon spicy, half kilo, lechon paksiw. Ito yung dine-in. Kasi ito yung take-out. Dali. Kasi chibi sila. Sige, okay lang yan. Sige, huwag mo natanggalin yung isa. Okay na yun, si Robin yun eh. Pagka-cute naman. At cute na ito, mahalo. Team 7. Kung ano-ano na yung mga pinagbibili namin dito. Guys, nakakita na ako ng the best na fan art. Ito. Fan art. Anita Maxwin. King, para sa'yo ito. Happy birthday. 1,000 tokens. Ay, ayaw niya na. Ayaw. Uy, kinain. Ayaw na ba? Ang dami pala. So, hati po kami ni Ubre sa 200 tokens. So, tigisandaan kami. 2 coin, 1 play. Crane na to. Tingnan nyo, ha. Di man lang kumakapit, eh. Kahit i-double tap mo yan, oh. Simula doon hanggang dito. Madami pa. Feeling ko hindi kami makakapag-uwi kahit isa. Ayaw niyang pinawa. Ayos yan, ah. Ayos yan, ah. Yun na nga lang yung makukuha ko. Mauubos na yung tokens ko, oh. Ito na lang yung tokens na naku... Hawak-hawak. Ayan na lang yung tokens, oh. 200 yung tokens namin. Grabe ka talaga. Grabe ka talaga, Majin Buu. Napakalakas mo. Grabe talaga. Yay! Salamat eh. Mukhang si Majin Buu lang po ang maiuwi namin for today. Bakit ganun? Puro Dragon Ball! Hindi naman ako pa ng Dragon Ball! Ang tinangka. Nakuha. Oop! So pauwi na po kami, pero dadaan muna kami kay Eden. Dadali namin yung lechon. Naantok na ako, par. Kauwi lang po namin. Ang oras po natin ngayon ay 10:30. Inaantok na ako, pero kakain pa kami kasi hindi pa kami nagdi-dinner. Pero feeling ko pagka nakakain na ako, magre-record pa ako ng puppy playtime. Pasensya na kung lagi ako natingin dito. Kasi andito yung screen eh. At tinitignan ko kung ano yung itsura ko sa screen. Eto na nga. Naibenta na nga namin yung camera. Sobrang dami naman namin pinamili. Ito ay lechon. Ganito yung niyo, Brea. Initin niya. Siyempre,
Ito naman ay ang aming collection. Kung si King FB merong Hot Wheels, kami naman ni Obre, meron kaming Funko Pop collection. So ito yung mga binili namin dun sa The Crop Store, which is nakita nyo naman na kanina. Pero ito yung mga Funko Pop. Ito kay Obre yan. Kadalasan sa mga binibili ni Obre, mga ano yan, mga Disney. Ito akin to, si Doflamingo. Libre lang to actually. Yun din yung kagandahan sa Funko Pop, kasi nakakakuha ko ng mga libreng Funko Pop kapag bumibili ko ng Funko Pop. So like kali nakakatipid na rin ako sa collection ko. So yun, ito si Doflamingo. Ang presyo nito ay 600 at nakuha ko siya ng libre. Actually, sa pagkakaalam ko, itong si Captain Hook ay libre. Tama ba? Libre ba to? Oh, libre si Captain Hook. Sabi ko sa inyo eh. May mga Funko Pop kami dito na nakuha lang namin ng libre. Ito talaga yung isa sa mga mahal na binili ko. Si Mermaid Man! Ayun o. Oh. Ito ay isang limited edition na Funko Pop. Ito ang kinagulat ko talaga. Ito. Si Obre nakakita nito, Funko Pop na Minecraft. Hindi ko alam na may Funko pa pang Minecraft. At syempre, kung merong Mermaid Man, merong Barnacle Boy. Ah, okay, isa din to sa mga mahal na nabili ko. Kasi limited edition kasi sila. At syempre, hindi lang naman basta luho yung pinambili namin doon sa pinagbentahan ng camera mo. So baka kasi sabihin nyo, patapos mabenta ng camera, puro luho na yung binili namin. Hindi, syempre kumain kami. Bumili kami ng mga gusto namin, bumili kami ng mga kailangan namin. Actually, bibili dapat ako ng vacuum, kaso walang magandang vacuum sa SM. So, hindi na ako bumili. Yan, tulad dito, binili namin to kasi kailangan ni Obre neto, storage. Grabe na tong dalawa na to, si Piccolo tsaka si Majin Buu, napakamahal nyo naman. At iyon ang valuable lesson natin for today. Wow, may valuable lesson. So, ang ginawa namin, kumain kami, bumili kami ng mga gusto namin bilin, bumili kami sa mga collection namin, bumili kami ng pangangailangan namin, at syempre, nagsaya kami, at nagbahagi din kami. So, nagbigay ako ng pasalubong sa nanay ko. So, ganun. Kapag meron kayong kikitain, kapag meron kayong makukuwang salapi or kahit na anong pwede nyo ibahagi, syempre, spend it wisely. Diba? Sabi nga nila, ano yung madalas nilang sinasabi? Yung nagpapakapagod ka palagi sa trabaho mo, tapos hindi mo man lang nagagastos yung pinaghirapan mo. Tama? Diba? So, syempre, pinaghirapan ko yun. Pinaghirapan kong bilhin yung camera na yun, tapos dahil hindi ko na siya ginagamit, binenta ko na siya. So, technically, yung pera na pinagbentaan ko, pinaghirapan ko pa rin yun. Kasi yun yung pinaghirapan ko dati na harvest ko na ngayon.